Sa video na ito, i-share ko sa inyo ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin ng mga small YouTubers or mga new YouTubers. Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome, welcome, welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at pakiclick nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago lang kayo sa channel ko guys, nag-upload ako ng mga video tips, video tutorial, nang sa ganun ay may share ko ang kalaman ko sa kapwa ko YouTubers, lalong-lalo na sa mga new YouTubers na nagsisimula pa lang gumawa ng kanilang channel. May mga video tutorial ako guys, how to make YouTube thumbnail using CapCut, how to make YouTube banner using CapCut, paano ba maglagay ng music sa inyong mga videos, saan ba kukuha ng mga music na hindi kayo makaka-copyright. Ilagay ko guys ang link sa baba sa description or i-check nyo na lang sa playlist ko. Hope na makatulong ito sa inyo. Kung gusto nyo pala ma-shoutout sa susunod na vlog ko, sagutin nyo lang ang tanong na to at i-comment nyo lang sa baba ang mga sagot nyo. Bago tayo guys magsimula sa tutorial na ito kung ano ba ang dapat gawin at dapat iwasan ng mga small YouTubers or mga new YouTubers, papasalamat ako guys sa inyo lahat, sa mga subscribers ko na walang sawang nanonood ng mga video content ko, at masaya ako guys na na-share ko sa inyo ang kaalaman ko dahil nung nagsimula din ako guys sa aking channel, wala rin akong kaalam-alam kung paano ba mag-edit ng mga videos ko, paano ba gumawa ng YouTube thumbnail, paano ba maglagay ng cover photo or yung tinatawag na YouTube banner. As in guys, wala akong kaalam-alam, kaya naisipan kong gumawa ng mga YouTube tips at YouTube tutorial para ma-share ko sa inyo at hindi na kayo mahirapan. Sana guys, patuloy pa rin yung suportahan ng aking YouTube channel. Patuloy pa rin kayong manood ng mga video na i-upload ko. At gumawa ko guys ng FB page para doon is makapag-share kayo ng mga YouTube links nyo doon at makapag-share kayo ng ideas nyo. Paki-follow nyo guys. Suanalyn pa, home and hope for all YouTubers. Kung mayroon kayo guys mga question, mga suggestion at request na content na gusto nyong ipagawa sa akin, yung mga YouTube tutorial, paki-comment nyo lang sa baba at libre lang yan. Ang topic natin for today guys, i-share ko sa inyo ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin ng mga small YouTubers or mga new YouTubers. Gusto kong i-share sa inyo guys, lalong-lalo na sa mga new YouTubers at mga small YouTubers or nagbabalak pa lang gumawa ng YouTube channel or kasisimula pa lang gumawa ng YouTube channel. Kaya hindi nyo na ito guys magawa at maiwasan nyo na ang mayang ito na nagawa ko rin dati. I wish na may nakapagsabi sa akin. I wish na nalaman ko ito ng maaga para naiwasan ko itong mga kamalian na dapat iwasan sa pagiging isang vlogger or sa pagiging isang YouTuber. Number one, iwasan ang mahabang pangalan ng channel name nyo at iwasan ang pag-add ng mga special characters at numbers. Kapag kayo guys ay pumili ng inyong pangalan ng channel nyo or ipapangalan pa lang sa inyong YouTube channel, mas maganda guys na pumili kayo ng maikli lang at madaling matandaan at iwasan nyo yung pag-add ng mga numbers at special characters para madali lang siyang ma-search at matandaan ng inyong mga viewers. Tips ko sa inyo guys, kapag pumili kayo or may napili na kayong channel name ng YouTube channel nyo, i-search nyo yan guys sa search box, sa YouTube search, kapag may lalabas ba na kapangalan ng channel nyo or wala. Kasi guys, kapag mayroon ng kapangalan yung channel name na napili nyo is hindi yan maganda guys na ipangalan sa channel nyo. Kasi kapag i-search ng mga viewers yung name ng channel mo, is yung lalabas ng channel is yung malaking channel na guys at matatabunan na yung inyong mga YouTube channel. Kaya piliin nyo guys yung maikli lang at unique. 2. Iwasan ang paggamit ng copyright music at videos.
Nung bago pa lang ako guys mag-start sa aking YouTube channel, ilang beses na rin ako makapiright at sayang lang din guys yung pinagpaguran nyo na pag-upload nyo ng video at mayroon siyang copyright claim. Kaya iwasan nyo guys. So, paano ba maiwasan ang copyright claim? So, paano ba maiwasan ang copyright? Iwasan nyo ang copyright guys sa paggamit ng mga sikat na music at paggamit ng mga videos ng iba without permission. Iwasan nyo yan guys kasi usually guys, gustuhin man natin o hindi na gumamit ng mga music na gusto natin. Dati kasi guys, hindi ko alam na akala ko kasi dati, basta-basta na lang tayo gumamit ng music na gusto natin para sa ating videos. Pero hindi pala pwede guys at makaka-copyright tayo at pwede rin tayo bigyan ng strike at may posibilidad na ma-terminate yung ating channel. At sayang lang din ang ating pinaghirapan kasi kapag na-demonetize tayo or na-terminate yung ating channel, back to zero tayo. Kaya iwasan natin na magkaroon ng copyright at strike. Kung gusto nyo guys gumamit ng mga music na free lang siya, panoorin yung video na to. Kung paano ba, saan ba kukuha ng mga music na walang copyright at mga sound effect. Number 3, walang effort sa paggawa ng YouTube thumbnail. Guys, napakahalaga ng YouTube thumbnail. Lagi ko itong sinasabi sa inyo na i-customize nyo ang inyong YouTube thumbnail. Kasi guys, napakahalaga ng thumbnail. Gumawa kayo ng clickable thumbnail. Kasi usually, yung mga viewers ngayon, hindi sila tumitingin sa ating mga video title, kundi tumitingin sila sa ating YouTube thumbnail. Kaya kapag eye-catching or gumawa kayo ng eye-catching thumbnail is mapapaklik yung inyong mga viewers at may posibilidad na magsasubscribe sila sa inyong YouTube channel. Kasi guys, kapag hindi niyo lagyan or hindi niyo i-customize ang inyong YouTube thumbnail, si YouTube na mismo ang maglagay ng thumbnail. Bali, kapag nag-upload kayo or ina-upload niyo yung inyong videos is sini-screenshot yan ni YouTube at yun ang magiging thumbnail ng inyong mga videos. Pero take note guys, kapag gumawa kayo ng thumbnail or i-customize nyo ang inyong YouTube thumbnail, dapat guys related naman sa inyong video content na ginawa. Kasi ang iba gumagawa ng thumbnail na hindi naman related sa kanilang videos or sa kanilang content na ginawa para magkaroon lang sila ng views. So parang niluloko nyo rin yung mga viewers nyo at hindi na rin sila babalik sa channel nyo kasi yung ina-expect nila na laman ng videos mo is yung nasa thumbnail. Number 4, iwasan ang sub to sub. Dati guys, ginawa ko rin yan, gawain ko rin yan. Pumunta ako sa YouTube channel, sa malalaking YouTube channel at nagiiwan din ako ng mga comments doon. Kagaya ng ginagawa ng iba, kagaya ng ginagawa nyo. Na nagiiwan ako dyan guys ng comment na pabisita ng bahay ko, na yakap na kita, yakapin mo ako pabalik. Yung mga ganyan-ganyan guys, naranasan ko yan. Iwasan nyo yan guys kasi hindi rin yan makatulong sa paglago ng inyong YouTube channel. Alam nyo kung bakit? Kasi guys, yung mga subscribers na galing sa sub to sub, hindi naman talaga yan manunood ng mga videos nyo. Kasi yung gusto nila is yung pag-subscribe mo lang sa channel nila at nag-subscribe sila sa'yo, mag-subscribe back din sila sa'yo. At kapag nag-upload ka ng mga videos, hindi yan sila interesado sa mga videos mo. Kaya may subscriber ka nga, pero wala ka namang views or kunti lang yung views mo. Hindi kagaya ng organic subscribers na manunood at manunood talaga yan ng mga videos na ina-upload mo sa iyong YouTube channel. Kaya iwasan nyo guys ang sub to sub, kundi gumawa kayo or mag-focus kayo guys sa mga quality content na i-upload nyo sa inyong mga YouTube channel, mga educational videos, may mga matutunan ba yung viewers nyo, may entertain ba yung mga viewers nyo, nang sa ganun ay mag-subscribe sila sa inyo guys at magiging organic subscriber mo sila kasi may matutunan sila or nai-entertain sila sa mga videos na pinapanood nila sa channel mo. Number 5, iwasan ang mahabang intro. Iwasan nyo guys ang sobrang haba ng intro nyo. Dapat yung intro nyo, kapag maglagay kayo ng intro, dapat nasa 10 seconds to 15 seconds. Kasi dati guys, naglalagay ako ng more than 60 seconds na intro at
napapansin ko guys, ini-skip lang din yan ng viewers ko dahil yung ibang viewers, hindi sila interested sa intro nyo. Ang gusto nilang makita or gusto nilang malaman yung laman ng video content mo. At yung mga viewers minsan is gusto nila direct to the point. Number 6, walang niche. Ano nga ba itong niche guys? Ang niche ay ito yung pinaka-theme ng YouTube channel mo. Pwedeng makeup tutorial, cooking tutorial, video tutorial. At kapag may niche ka guys, mabilis ang paglago ng YouTube channel mo at pag-increase ng views mo, subscribers. Kasi guys, kapag may sarili kang niche, yung viewers mo, halimbawa, nanood sila ng video mo at nagustuhan nila yung video mo at nag-check sila sa YouTube channel mo related sa video na pinanood nila. At kung wala silang nahanap na video na napanood nila sa'yo, is hindi sila magsasubscribe sa'yo guys kasi yung video mo is halo-halo, yung content mo is labo-labo, mayroon kang travel vlog, mayroon kang funny videos. Kaya dapat guys, mag-focus ka lang sa niche mo. Number 7, hindi nakatingin sa lens ng camera. Guys, mas maganda guys kapag nakatingin tayo sa lens ng ating mga camera kasi kausap natin yung viewers natin, kausap ko kayo, hindi yung sarili ko. Kasi guys, yung ibang mga new YouTubers, napapansin ko guys, hindi sila nakatingin sa lens ng camera nila. Alam ko guys, hindi kayo sa una, hindi kayo comfortable na nakatingin kayo sa lens ng camera nyo. Pero mas maganda guys kapag nakatingin kayo sa camera nyo dahil kayo yung kausap ko. At isipin nyo guys na nakikipag-usap lang kayo sa kapatid nyo, sa best friend nyo. Hindi para hindi kayo mahiya or hindi kayo maging uncomfortable. Kasi guys, kapag hindi kayo nakatingin sa lens ng camera nyo, ito yung kalalabasan niya. Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago lang kayo sa channel ko, ako nga pala si Suanalyn. Welcome, welcome, welcome kayong lahat. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at i-click nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So yun guys, ang kinalabasan ng hindi pagtingin sa lens ng camera. 'Di ba mas maganda pa rin kapag nakatingin tayo sa lens ng camera, 'di ba? Kasi kayo yung kausap ko, hindi yung sarili ko. Number 8, the last one, not adding a video clips. Napakahalaga guys na mag-add kayo ng mga video effect or mga video clips sa inyong mga YouTube videos para hindi maging boring or hindi mabuboard ang inyong mga viewers. Nang sa ganun ay tapusin ng mga viewers kapag hindi boring ang inyong mga videos, tapusin nilang panoorin ang mga video nyo at nakakatulong ito sa inyong watch hour. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panonood. Kung mayroon kayong mga questions, suggestion and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click niyo lang ang subscribe button sa baba at paki-click niyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time!